Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Sumabog na po si Henyo Master Joey De Leon. Ah, hindi na nakapagpigil si ano, si Joey De Leon. At naglabas na ng sama ng loob. Eh paano ba naman, hindi ba naman sasama loob mo, hindi ka mabibwisit. Eh halos hanggang ngayon ha, simula pa nung nakaraang linggo, ay kabi-kabilang batikos ang inaabot niya. Dahil dun siya nangyari dyan sa EAT segment na Give Me 5 na kung saan etong si Joey De Leon ay nakapagbiro. Etong sikat na lubid joke. Sikat na po yan mga kababayan. Yan po yung pinag-uusapan lahat ng Marites dito sa Pilipinas. Ah, nandiyan sa Gedli, sa Bakali, sa Nanka, sa Kodli. Nako, yan po ang pinag-uusapan lalong-lalo na dun sa kampo ng ano, ng mga kapamilya. Doon sa magpapamilya. Yan ang lagi nilang topic. Kasi yun lang ang nakita nilang butas eh. So yan ang pinagpestahan nila. At ito namang biro ni Joey De Leon, hindi ko maintindihan kasi parang ano lang naman to eh, parang mema lang ba? Mema silip lang. May mapag-usapan lang. At itong ano, itong joke ni Joey De Leon, ito naman ay pinag-usapan na sa MTRCB. So, iniimbestiga na yan, ano ba talaga? Sa Senado nga, naimbestiga niya, sabi nga ni Senator Jingo Estrada, ano masama sa lubid? Saka ilang beses na natin pinag-usapan yan pa, ulit-ulit lang tayo na kung tutusin walang ano-ano, kumbaga sa kaso walang ano to, walang bearing. Kasi wala wala namang ano eh, ano nga ebidensya mo? Mas malala pa nga yung ginawa nila eh dyan sa It's Showtime eh. O diba, gumamit ng props sa lubid, tinali doon sa leg nila. Joey De Leon, salita lang, wala nga siyang props eh. Hindi naman niya sinote sa leeg. So, paulit-ulit lang yung pinag-usapan natin tungkol dyan sa lubid na yan. Kaya sabi ko, mema lang yan. May masilip lang, may masabi lang yung mga tulongkis na yan. So, dahil dito mga kababayan, ito, meron na naman patutsada si Henyo Master Joey De Leon. Nag-post po siya dyan sa kanyang ex-account, dyan po sa formerly Twitter. At dito niya inilabas ang kanyang pagkadismaya. Dito niya inilabas yung kanyang sama ng loob. Actually, sama ng loob to eh. Pasinin ninyo yung, ano, yung post ni Joey De Leon. Hindi ito galit eh. Hindi ito poot eh. Ano to? Sama ng loob, disappointment. Kinote niya yung, ano, yung ginawang tula ni Michael V. Ito, dun sa kanyang account, sabi ni Joey De Leon, ang poet nyo. Ayon kay at Michael Bitoy GMA, isinatula ng at ang poet nyo. O ito na, sabi ni Joey De Leon, mahirap na ngayong magpatawa. Marami na ngayong namumuna. Tingin nila mas magaling sila. Sila ang dapat. Narito pala. E anong tawag sa kanila? Kung sa lugar mo'y antagal mo na, maskwela sila palagay nila. Ayun, inggitero, inggitera. O yan yung ano, yan yung ipinost ni Joey De Leon na hango dun sa ginawa ni Michael V. ni Bitoy. At dito, mga kababayan, sabi ko nga, hindi po ito post na galit. Hindi po siya galit. Ang sa tingin ko, nararamdaman ni Joey De Leon dito yung disappointment. Para siyang nalulungkot. Para nga ang sama-sama ng loob niya. Kasi bilang isang artista, bilang isang komedyante, ang gusto mo lang ay makapagpasaya ng tao. Di ba? Gusto mo lang mabigyan ng kasiyahan yung mga manonood. Lalong-lalo na yung mga taga-subaybay ng Tito Vic and Joey na naku po, 44 years na. Matapos, ito yung kanilang programa na pilitan silang gumamit ng title na hango dun sa original title na inagaw ng iba. Diba dun pa lang bad trip na si Joey De Leon eh. Hanggang ngayon siguro hindi niya matanggap. Hanggang ngayon siguro sama-sama ng loob niya na yung It Bulaga na inimbento niya, hanggang ngayon hindi niya magamit. Parang ang lumalabas patuloy sila itong nangaagaw eh, dun sa pangalang It Bulaga eh. So ang dami ng pinagdaanan. Umalis sila sa show, na bakasyon sila ng isang buwan, tapos ngayon nagsimula uli sila.
So ang dami pinagdadaanan ni Henyo Master Joey De Leon. Pagkatapos ito, konting biro, hahanapan ka agad ng butas. Well, sabi ni Joey De Leon, nakaka-dismaya. Parang ang hirap na ngayong magpatawa. Kasi, sa totoo lang ito mga kababayan, hindi lang ako nagsasalita in behalf of Joey De Leon. Ito ang sasabihin ko, ito rin ay in behalf of the host of Showtime at in behalf of the host of Tape Bulaga. Alam niyo, sa totoo lang ngayon, mahirap talaga magpatawa. Ang hirap magbiro kapag host ka ng noontime show, alam niyo, bantay sarado ka eh. Hindi ka pwede magkamali. Kahit konting-konti lang, hindi ka pwede magkamali. Kapag nagkamali ka, yari ka. Bakit kanyo? Halimbawa, itong host ng ano, ng Tape Bulaga. Oh. Lahat ng sasabihin niyan sa kanilang live telecast, talagang gwardyado. Lahat ng gagawin nila diyan sa kanilang noontime show, malamang ingat na ingat 'yan. Dami nakabantay eh. Nandiyan yung fans ng EAT na TBJ. Nandiyan yung fans ng It's Showtime. A konting biro mo lang, konting pagkakamali. Pag may nakita, magsusubong agad sa MTRCB. Konting mali mo lang, batikos ka agad. Ganon din sa Showtime. Oh, etong Showtime, ganon din. Kapag nandun sila sa kanilang noontime show, ingat na ingat din yan. Ewan ko kung nag-iingat, ha? Parang hindi naman nag-iingat, eh. Kasi kung nag-iingat, eh bakit ang daming violations? Di ba? Pero sa tingin ko, nag-iingat naman eh. Pero sadyang ganun lang talaga. Sadyang bastos eh. Paingat pa yan. kasi imposible hindi sila nag-iingat kasi alam nila marami nakabantay sa kanila. Alam nila yung fans ng TBJ nanonood. Alam nila yung fans ng Tape Bulaga nanonood. Alam nila yung mga bashers nila nanonood. Kaya nag-iingat pa yan. Yung violations nila na 10 plus 1, nag-iingat pa yan. Hindi pa yan todo. Hindi pa yan todo. Siguro pag tumabo, abot na nga na 50. So, alalay pa yan. O, ganun din sa ano, sa EAT. Etong mga host dyan, ingat na ingat din sa kanilang mga sasabihin. Hindi ka pwede magkamali kasi nagbabantay yung fans ng Showtime, yung mga panatiko ng Showtime, at yung mga panatiko ng Tape Bulaga. Nagbabantayan eh. Konting mali mo lang, yari ka eh. Oh. Kaso ito si Joey De Leon. Minsan talaga, hindi maiwasan. Nagbibitaw ng salita. Na kaya minsan, talagang napapansin eh. Yan, di ba? Si Nanay Sinagpayo rin kay Joey De Leon. Maging tayo naman, ang inyong lingkod. Nagsabi rin na, sana maging susunod, maging maingat tayo sa sasabihin natin. Lalong-lalo na kayo mga host ng mga noontime shows kasi ang dami nakabantay sa inyo. Kayo-kayo nagbabantayan eh. Pati yung fans, yung mga tagasunod ninyo, followers, subscribers, mga panatiko ninyo, nanonood eh. O kaya, konting salita, meron nakabantay, kapag may nakitang mali, sumbong. Kay Bonggang Bongbo. Sumbong agad sa MTRCB. Kaya itong MTRCB, dami din trabaho eh. Nagbibigay ng trabaho yung fans ng EAT, yung fans ng TBJ, yung fans ng It's Showtime, yung fans ng Tape Bulaga, sila eh. Nagsusumbong. Kaya nasabi ni Joey De Leon, ako ang hirap ngayon magpatawa. So talagang ito nararamdaman ko yung disappointment ni Joey De Leon na ang gustong-gusto lang naman niya ay makapagbigay ng kasiyahan sa mga tao. So tingin ko ganun din naman sa Showtime alam ko ganun din ang gusto nila kahit dun sa Tape Bulaga ganun ang gusto nila. Ayun naman talaga yung layunin nila makapagbigay ng kasiyahan kaso syempre may competition yan eh. Minsan nga dapat diba dapat healthy competition pero ngayon nangyayari iba na eh. Yung magabanatan below the belt na eh, di ba? So, yun lang mga kababayan na ibahagi ko lang sa inyo.
Nataramdam ko yung sama ng loob ni Henyo Master. Kaya sabi niya, ala, ang hirap na magpatawa ngayon. Eh di naman sila pwedeng tumigil kasi yan ang legasiya nila eh, ang magbigay ng kasiyahan sa mga tao eh. So tingin ko kahit ganyan ang nangyayari, eh, hindi titigil ito si Henyo Master Joey De Leon na magbigay ng kasiyahan sa mga tao. Ganun din sa Showtime. Bagamat sila suspendido, may mga violations, eh sa tingin ko hindi naman sila titigil na magbigay ng kasiyahan. Kaya lang, ingat-ingat din pag may time. Pati doon sa Tape Bulaga, diba? Yun din ang layunin, makapagbigay ng kasiyahan, makatulong sa mga kapwa Pilipino, lalong-lalong na sa mga taga-subaybay na talagang nangangailangan. Yan naman talaga yung ano eh. Yung ano eh, diba, yung pinaka-reason kung bakit kayo nandyan sa katanghalian, diba?